Gagalan naman ang baklang mangyan dito sa Canada. Sa inang mga bakla, kapag nasa liblib ka ng Canada nakatira, lalo na dito sa Alberta, ganito ang mga eksena. At sa sobrang laki ng Canada, meron at meron talagang kababayan natin ang nakatira kahit sa mga kaduluduluhan ng walang hanggan. Gotcha. Hello guys, mag-ano kami, mag-barbecue. Mag-barbecue kami ng moose at elk. Charing. Charing lang. We're on the way to the farm. Sabihin mo. On the way to the farm. Where you can see munggo. Yeah. Patani. Yeah. Kundol. Patola. Charing. Dadali namin kayo sa rancho ng isa naming ano dito. Isang kababayan dito sa Canada. Kalaati. Melissa ba yan? Melissa. Melissa Smith. Melissa Smith. Gaya ng pupuntahan namin ngayon, sa farm siya nakatira tapos walang kapitbahay. By the way, nag-snow na nga pala dito sa amin kaya may makikita kayong mga puti-puti sa daan. Pero ewan ko, gustong-gusto ko yung ganitong pamumuhay. Nasa Middle East pa lang ako, ganitong buhay sa Canada na yung pinapangarap ko. Yung may sariling small farm para sa mga gulay, tapos may puno ng mga prutas, may mga alaga kang hayop, nag-iipon ng hay at mga kahoy for winter, iimbak ng food, yung ganun, kasi laking probinsya din ako sa Pilipinas. Andito na nga pala kami and look how simple their lovely home is. Hinihintay lang rin namin yung mga bago naming nakilalang mga Pilipino, taga Fort Mac sila. Dumadayo sila dito sa amin kasi nga mga hunter sila at hunting season na kasi ngayon dito sa Canada ng mga elk, moose, deer, ganun. Kakain ka rin ba? Tikman na natin. Mawalan ka ng gana niyan. Bakit? Ano ba to? Kasi sweet ba to? Lang yan. Okay lang yan. Ang aming pagsasaluhan ngayon dinner ay steak, Caesar salad, meron ding turkey, tapos gumawa yung may bahay ng almond pie, yun yung kinain ko kanina. May dala rin kaming nilagang elk at lemon meringue. Kung yung mga nakalipas na buwan, wala pa akong kakilala. Ngayon, masaya ako kasi kahit pa paano, may mga nakikilala na ako at nakakagalan na kung saan-saan. Kasi sa ganitong lugar sa Canada, kung wala kang kakilala, malulumbay ka talaga. Continuation kagabi. Hindi ko pa pala na-edit. Pupunta pala kami guys ngayon sa ano, sa Sayawan. Wala naman namin ko talagang nalalayo o nalalapit yung edad ng mga makikita namin doon mamaya, malalaman. Kasi, diskutin na natin kung may mamimit tayong ano, may-ari ng rancho. Yun ang ating ano, bitbita namin yung papel, may ballpen na din. So kung magkapirmahan man, ready tayo. Kung contractual yung labanan. Dadali namin kayo doon guys. Natatawa kami kasi yung Sayawan ba na term is parang sa probinsya. Tapos since small town kung nasaan kami, halos lahat ng mga tao is farmer at may mga edad na talaga. Ito nga pala ang first Oktoberfest celebration nila dito. At since galing ako sa isang German company at environment sa Iraq, malalaman ko kung ano yung Oktoberfest version nila dito. $30 pala yung entrance fee kasama na yung dinner buffet, which is mga German foods at snacks ng bandang 11 p.m. Merong live band at sayawan na tinatawag nilang two steps kahit na sweet yung tugtog. Tapos may kasamang raffle ticket na kapag mabunot yung number mo, meron kang steak na iuwi. Tatlo sa amin ang nakakuha. Siyempre, hindi ako nakasama dun. 6 p.m. yung start tapos natapos siya ng 2 a.m.
Pero mga 11:40 umuwi na kami. Siyempre, bago mag-start, araw-araw muna tayo, baka makadagit ng afam. Eh, sorry. Mamaya na. Simula ko man. So where are they? They're still hunting. Yeah, I haven't seen that many moose since. Welcome. We're about 5 minutes from supper. So just go over the little orange tickets that you got. Anybody that purchased a ticket to get in here. Very good, I got this. So ayun nga, natapos na kaming kumain, nagkakahiyaan pa bumalik sa buffet. Kasi nga, nasa unahan kami nakaupo, eh, nasa likod yung buffet. In fairness, na-miss ko ang German foods. Natapos ang gabi na masaya at kahit papano sa ganitong lugar dito sa Canada ay may napupuntahan kami mga events at nakakapag-socialite kami sa community namin. Thank you for watching mga bakla. Please don't forget to like this video and also don't forget to subscribe and hopefully to see you on my next video. Bye! Yot!